Nandito si Richelle Ipapo. Reklamo niya ang kanyang misis na isang pulis tungkol sa pangangaliwa nito o ipinagpalit siya sa kapwa pulis nito. Magandang hapon po, Sir Richelle. Opo. Kasal ho kayo ni misis? Opo, idol. May mga anak po kayo? Isa lang po, 10 taon po. Anong ebidensya meron kayo na si misis, si P1? Ay, yung mga picture po. Tapos mga iba po, mga conversation po namin ng mga pamilya ni Ragundin na meron po nagbibigay po sa akin. At kayo na po ang nagpapaaral sa inyong misis? Opo, sir. Nagpaaral para maging polis? Yes, sir. Una po, nagtinta po ako ng fishball, sir. Fishball? Yes. Para mapaaral si misis? Para po mapag-aaral ko po yan. Sabi ko po sa kanya, mami, mag-aaral ka para umangat po yung buhay natin. Eh, nung nakatapos naman po, bigla akong iniwan po ako sa ERE, sir. Sa tweet po, sir, nag-file po siya ng annulment ngayon na hindi ko po alam. Karapatan niya po yung mag-file ng annulment. Opo. Pwede niyo naman po i-contesyon. Opo. Pero ito pong pagkikipag-apit niya, sumama po siya sa iba. Yes, sir. Ibang istorya to, pwede natin siya pa-aresto. P1, Diana, Ipapo, magandang hapon po. P1, madam. Yes, hello po. Good afternoon, sir. Andito po si Mister. Edong, bakit ginawa mo sa akin to? Bakit naman nandyan ka pa? Nag-usap naman na tayo ng personal. Ang tagal-tagal na. Hindi tayo nag-uusap. Hindi naman makakatulong sa pag-move on mo yung ginagawa mo. Alam mo, Dong, itong bata, yung bata kasi, ang tinitingnan ko, sinira mo ang buhay ng bata, yung pamilya ng bata. Kung hindi mo kayang buhayin yung bata, ay, kaya kong buhayin yung bata. Kaya ko. Magbibigay ako. Ako nga, napag-aral nga kita, di ba? Napag-aral kita. Ma'am, sir, okay. Siya muna pasagutin natin, sir. Madam, bakit po kayo nagkahiwalay? Ano bang naging problema sa relasyon niyo? Bago pa po ako pumasok sa serbisyo, sir, struggle na po yung pagsasama namin yan. Hindi na po talaga okay. Una, sinasaktan po niya ako. Masyado po siyang obsessed. Masyado po siyang seloso. Yung mga pinagagagawa ko, kung ano-ano po iniisip niya. Pero ang totoo, naka-goal-oriented ako. Gusto ko magkaroon ako ng maayos na trabaho para sa aming mag-asawa, sa pamilya ko, sana. Kaso, hindi ko po siya makitaan ng pagpupursige. At saka, parang puro ako. Pero ma'am, sorry makasingita. Naging pulis kayo dahil sa kanya, dahil sa kanyang pawis. Nagtinda ho siya ng fishball para matustusan yung espesyo niyo. Paliwanag ko po yan. Ha? Paliwanag ko pong maliwanag yan. Sige po. Yung pag-aaral ko po na yan, palagay po natin na bilang asawa, binibigyan niya ako ng baon, sinapakain niya ako. Dahil asawa niya ako, responsibilidad po niya yon, di po ba? Okay. Pero sa pag-aaral ko, lahat po yun dinapang ko. Napakadami ko pong pinasukang organisasyon sa school ko. Scholar po ako. Wala po akong binabayaran. Ultimo miscellaneous ko, ginagawang ko po yun ng racket. Pumakanta ako kung saan-saan. Okay. Pagkatapos po, pagpasok ko sa serbisyo, paano pong naging pawis at dugo po niya yun? Kung alam niyo lang po kung gaano kahirap pumasok sa pagpupulis. Ang training, hindi basta madali. Mahirap po talaga. Paano po, saan po galing na sa kanya ng galing yun? Lahat po yun. Sa pag-aaral ko, na mataas lahat ng grades ko. Sa akin yun, di ba? Pagod ko yung pawis ko po yun. Inspirasyon ko nga sila nun . Ang nabibigay lang po niya sa akin nun, syempre, kailangan niya akong bigyan ng baon, bigyan ng pangkain. Kasi syempre, asawa ko po siya. Saan po ako kukuha nun? Nag-aaral po ako. Sabay nun, nagko-call center ako. At dami kong racket. Kahit sino pong tanongin nyo, nakaklasa ko. Okay. Pero ma'am, sinasabi niya, matapos daw kayong makapasa sa pagiging pulis, nagbago na po yung inyong ugali at hiniwala nyo siya at ngayon nagpapalik ng annulment. Kasi po, bilang babae, ayaw po talaga nating masira yung pamilya, lalo na po sa harap ng bata. Hindi po kasi kami nag-aaway niya ng verbal, ng higawa, ng ganon. Hindi po ganon . Sa aming dalawa sa isa't isa, alam namin hindi na nag-work. Hindi nga po ako pumapayag na magpatabi. Alam niyo po yung ganong pakiramdam. Sino ayaw po magpatabi? Kayo o siya? Ayoko na. Kasi wala na. Hindi na po kami ganon. Hindi na po kami ganon yung nagsasama ganon. Buntis po yan, sir. Kasi ang sinasabi niya, kaya ka naglumalamig na dahil meron ka ng iba at buntis ka rin ngayon. Sir, ikaw naman, sir. Opo, buntis po siya ngayon. Mga 7 months na po, sir. Ako, delikado ka, P1. Alam mo yan, you should know. Na yung pagbubuntis mo sa ibang lalaki at meron kang asawa, napakadali mo na pong makasuhan dyan. Suwak na suwak yan. Pasok sa banga, sabi pa nga nila. Opo. Meron na po ba siyang patotoo about dyan sa hearsay po na yan? Kasi ma'am, kapag ipinanganak yung bata, opo, ipapadine test ng korte yan. Pag lumabas na hindi sa kanya yan, yari ka. Pero kasi ganito po yan. Ano po ba ang hinahabol niya dahil po dun sa kasal? Ang hinahabol ko rito, yung sinira mo yung buhay ng anak mo. Paano buhay ng anak ko? Willing nga akong ibigay lahat dyan. Ikaw ang nagdadamot.
Ayaw mong ipakita sa akin. Ayaw mo nang tanggapin padala ko. Paano ipapakita? Hindi. Ba't ano? Ikaw ang hindi umuwi sa bahay? Hindi ka umuwi, di ba? Di ba kasi walay na tayo? Adi lalo ka na namang aasa na tayo na naman once na umuwi ako. E tuwing uuwi nga ako, lagi mong nasa isip, okay tayo. Kahit na nagpaalam na ako sa'yo dati, nahiwalay na talaga tayo. Wala kang sinasabi sa akin, nahiwalay tayo. Ano wala? Wala. Nagpunta pa tayo sa bahay. Wala. Mo, harapan tayo. Sabi ko, mag-usap tayo. Wala, wala Edong. Yan ang problema sa'yo. Hindi mo matanggap, binabaliktad mo. Ilang beses ko na bang, ano bang kailangan kong sabihin para matanggap mo na wala na talaga tayo, wala nang pag-asa. Kahit gamitin mo yung bata, hindi na kita hinahabol. Hindi na lahat sa bata. Ano nga habol mo? Gusto mo matanggal ako sa trabaho? Pag natanggal ba ako, kaya mong pag-aralin ng kolehiyo yung anak mo? Bakit hindi? Ikaw nga, pag ano ko, nasuportahan kita kahit konti eh. Yung anak ko pa kaya. Ano sinasabi mong suporta na yan? Responsibilidad mo yung bilang lalaki at asawa kita ng pagkakataon na yun. Pero ang pagtatapos ng isang tao nasa individual mismo. Tapos nagpahit ka ng analwit, hindi ko alam. Sinabi ko din sa'yo yun sa chat. Wala akong wala kang sinasabi. Ayun ang sinasabi ko sa'yo yung Facebook gusto ko, hinak mo. Natin lahat hinak mo yung Facebook ko. Chat na yan. Hinak yung Facebook mo? Opo, sir. Tapos bakit niya hinak? Anong nangyari? Eh, sa mga paninira ko raw po, sa pagpapadala ng mga picture, sir. Alam mo, P1, matatanggal ka na, makukulong ka pa rito. You know that, P1 ka at pulis ka. Naku, yan nga po, lagi niyang pinapanako. Paano po kayang ipapaliwanagan yan, sir? Para maayos tong problema, mag-usap kayo ng masinsinan. Dahil kapag hindi na siya nagreklamo, walang kaso. So right now, there is a complainant. Kapag siya ay tinulungan namin, sisiguraduhin namin, may kalalagyan po kayo. Matagal na po talaga kaming nag-usap ng maayos yan, sir. Naintindihan ko naman po bakit naghahabol siya ganyan kasi syempre lalaki po siya. Naintindihan ko po sinasabi niyo, ayaw niyo na sa kanya, hindi naman kayo pwedeng pilitin kung ayaw niyo na talaga. Pero sana man lang, hindi ka muna nakipagrelasyon kahit kanino at hindi ka muna nagpabuntis. Yun po yung pinapoint out dito ni Mr. Ipapo. Nang sa gayon, wala siyang maikaso sa'yo. Kung halimbawa, nakipaghiwalay ka, ayaw mo na talaga, eh wala tayong magagawa. Bumukod ka ng bahay, magrenta ka ng apartment, tumira ka sa peres mo. Pero huwag ka muna makipagrelasyon. Nagkataon na nakipagrelasyon ka at nabuntis ka, ito ang naibuta sa'yo. Alam mo yan, pulis ka eh. Di ba, ma'am? Opo. No, ngayon, gagamitin ano niya yon. Ebidensya na ikaw ay nabuntis ng iba po. Na hindi sa kanya at meron pa siyang pangalan at kilala niya kung sino yon. Eh pati yung pulis na karelasyon mo, matatanggal. Dalawa kayo matatanggal. Dama yung isa. Eh, wala naman pong patotoo na buntis po ako ngayon. Hindi naman po totoo yan. Hindi totoo. Totoo yan. Anong ebidensya kayo meron, sir, na buntis siya? Eh, wala po eh. Puro picture lang po nila eh. Kung kailangan niyo, gusto niya makipag-usap ng maayos ng totoo. Okay. Kasi totoo, kinakaladkad niya lang ako. Gusto niya lang po ng ganyan eh. Kasi kung sa bata, magbibigay naman ako. Hindi ko ano kailangan ng sustento mo. Alam po niya yan sa sarili niya. Totoo po, may mga chat pa siya sa akin na salamat sa lahat, sorry sa lahat, sa pananakit ko, sa mga ganito-ganito ko. Merong ebidensya ka ba na nanakit siya? Napablatter mo ba yan? Pulis ka, dapat alam mo yon. May mga medical certificate kayo. That time, wala po. Hindi counted yun. Kasi ma'am, galit na galit ako sa lahat ng mga lalaki na nanakit sa kanilang mga misis, kanilang live-in partner at girlfriend. Agad-agad, outright, sinasabi ko sa'yo, ngayon mismo, kapag meron ka ebidensya pakita na blatter na palagi kang binubugbog nito, palalayasin ko na dito sa programa ko. Right now, ganun po ako. Kasi nga po, sobrang galit ko sa mga lalaki na nanakit sa mga babae. Pero kung wala ko kayong mapakitang ebidensya at salita lang, eh tuloy-tuloy ang pagtulong ko dito kay Mr. Ipapo. At ikaw, makukulong ma'am. Sir, nananakit ka ba? Sir, hindi po. Hindi ko po magagawa sa kanya. Mahal na mahal ko po yan. Ma'am, di ba, alam mo naman sa training mo mga police, yan ang ina-advise nyo sa mga tao kapag kayo ay binugbog, magpa-medical agad. Diba, magpa-blatter? O ba't di mo ginawa? Pulis ka, sabi mo, scholar ka. Di, siyempre, pag scholar ka, matalino ka. Opo. O, siguro baka top of the class ka pa. Ba't di mo ginawa kung ano yung nakapaloob sa patakaran para that sa isang victim? Ano po yun? Mga siguro po 4 to 5 years ago. Maski na ma'am, it doesn't matter. That time, hindi ko pa po alam yung mga ganong proseso. Pero, naku, Richie, alam mo yung totoo. Oh my God. Ma'am, sabi ko nga sa'yo, kung talagang nananakit siya, at meron ka ebidensya, med cert, blatter. Ngayon mismo, palalayasin ko to sa studio. Pero hanggat wala, tuloy-tuloy pagtulong ko rito sa kanya dahil nakita ko talaga agrabyado siya. Siya pa po ang agrabyado. Ay, syempre ma'am, ang lalaki ka eh. Nagpabuntis ka, ayon sa kanya. Pinaaral ka niya, nang makatapos kayo, iniwan mo siya. At ama sa club pa nito, sabi niya,
habang ikaw ay nasa nag-aaral to sa PNP. Sandali, ma'am, habang ikaw ay nag-schooling, pinagluluto kanya ng mga paborito mong ulam at pinadadala niya sa school mo, tama ba? Siyempre po, lahat po nang gagawin niya maganda sa akin kasi nanunuyo pa rin po siya eh. Kasi gusto nga po niya ako na na bumalik po sa kanya. Kaya nga mo, it just shows na mahal ka niya. Kaya niya ginagawa yun. Opo, alam ko po yun. Kaso, ma'am, ang ginanti niyo sa kanya, pagta-traidor. Pakita niyo ito, close-up. Ma'am, meron siyang pinakita sa aming picture ngayon. Very sweet kayo nitong karelasyon mo ngayon. Ito ay pinagpalit mo sa kanya. Kahit sino naman po pwede nating ipakita na picture na kasama nating lalaki at babae. Yung pong naku, hindi ko po alam paano ipapaluan. Ma'am, maraming mga picture dito na sweet kayo. Opo, ito pa. Pinakita isa. Na rin po niya sa akin yan, sir. So, ano po si P1J? Ano pong relasyon ni P1J? Kaibigan ko po yan. Pero sweet kayong pagkakaibigan nyo. Marami naman pong ganun. Saka, marami rin po kaibigan na sweet. Maganda po, mag-usap na lang po kami. Okay. Kung kaya po niya akong harapin. Kasi dapat po, ako na lang po kinausap niya. Sir, saka may death threat po yan sa akin, sir. Tinawagan niya po yung amo ko . Kung hindi raw po ako titigil sa panggugulo ko sa kanila, ipatitira raw po ako sa kabady niya. Naku po, P1. Naku, tatlo ng kaso mo. Grave threat pa. Sir, umagawa siya ng mga... Hindi, kinausap po si boss, di ba? Nung humihingi yung anak mo ng pera na magpadala ka. Ano ba ikaw ginagawa ni Richie dyan? Alam mo, hindi kanya kilala at hindi kanya guguluhin. Hindi, ikaw ang nagtetret. Kung may mga kachat o katik si Ate Ann, puro ako yun. Pag nagagalit ako, ba't kasi ayaw mong tanggapin yung pera, kailangan pa ipangalan ko sa ibang tao para sa anak mo. Okay, ganito gawin natin. Saan ka ba naka-assign ngayon, P1? Sambales po, sir. Ipatatawag ka sa Kamkrame kung kaya kayong pag-ayusin. Okay ba sa'yo, sir? Pag-ayusin po, sir. Ibig sabihin, decided ka na ba magkaso o mag-usap muna kayo? Decide na po ako magkaso, sir. Nako, P1, mukhang malas ka sa araw na ito. Decided na raw siya magkaso. So gagawin po namin kung anong narapat. Sorry P1, I have nothing personal against you. I don't know you. Ang gagawin ko po rito, sasamahan ko muna sa PNP. Number one is patatanggal kita, pati yung pulis na karelasyon mo. And then number two, sasampang ka ng kaso sa korte para ikaw ay magkaroon ng criminal case. Sorry P1, trabaho lang to. Sige, kung sensya naman po niya yun eh. Eh, ako po willing po ako makipag-ayos o makipag-usap ng maayos sana. Kasi wala rin naman po pupuntahan to. Baka magkaganti-ganti yan. Ayoko naman po ng ano. Alam nyo naman po, edukado naman po tayo, naiintindihan naman po natin yung sitwasyon. Okay. Ang gusto ko lang po talaga, sana makamove on na po siya at matanggap po niya yung lahat ng... Ganun po talaga. Isa to sa pag-move on ko. Hindi na kayo talaga. Isa to, Edong, sa pag-move on ko. Nakakawa ko ng hustisya. Agree. Para makamove on na siya, gusto niyang makamit ang hustisya. Only then, makamove on na siya. Tama nga naman, it makes sense. Paparusahan niya yung mga nanloko sa kanya. Kasama na po dyan, si P1 and DJ Bagurangon din. Hiwalay na po kami bago po. Ma'am, it doesn't matter kahit nahiwalay kayo. The fact na hindi pa annulled yung marriage ninyo at wala naman divorce dito, hindi pa kayo pwede makipagrelasyon at lalo pat magpabuntis kahit kaninong lalaki. Naintindihan ko yung ganyang ano niya, mindset niya. Pero sana ko kakausap na lang ng maayos or ano, mas maganda po sana yun. Hindi po. Sir. Hindi po ako makikipag-ayos. Ayaw niyo makipag-areglo na para bang napaka... Kakasuhan ko po sila. Hindi ko po maintindihan kung ano po nahabol po talaga niya. Ang gusto niya lang po makaganti. Ma'am, kung ikaw po nalagay sa kanyang sitwasyon, ikaw itong si Richelle at ginawa mo lahat na para maging maayos yung inyong pamilya, pero si Richelle ay nambabae. Iniwan ka at biglang nagpile ng annulment against you at makita ka nalang ng mga picture ni Richelle at ng kanyang bagong babae, very sweet sila sa social media. What will you do? Kung kinausap naman po niya ako, maiintindihan ko naman po. Katulad po kasi, kasi sabi niyo po ako sa kalagayan niya. Oh, kinausap ano po kasi siya. Intindihin mo? Kinausap po kasi kami, nagiwalay po kami ng maayos sa personal sa isa't isa. Alam okay. Po niya yan, hindi lang po okay. Niya talaga. So ibig sabihin, patatawarin mo siya kung nabaliktad ang sitwasyon? Opo, kasi mapipilit niyo pa po ba yung taong ayaw na po sa inyo? Ang gagawin niyo po ganyan, mang-iinis ka na lang, gaganti ka na lang, gagawa ka na lang ng masakit para makaganti ka. Ganun po ba yung pagmamahal? Tama nga naman. May point ka nga doon. Kaya nga po, marami nagsasabi, it's about time na sana magkaroon ng divorce sa Pilipinas. Ang kaso, wala nga po. However, we have a lot to follow. Lahat tayo sumunod kung ano yung batas na meron tayo. Saklaw tayo ng mga batas na dapat sundin. Kung hindi, may kabayaran yan. In this case, nag-violate ka po ng batas natin. Dito ka mayayari, madam. Okay lang po yan. Kung matatanggal po ako sa trabaho, kung yan po yung ikakaligaya niya, ikakasal niya, kakaganda po ng, sa tingin niya ng buhay niya at ang buhay ko,
wala na rin po, hindi na rin po niya ako mahahabol kahit ano pong gawin. Yun na po ang simula ng pagmo-move ko sa kanya. Kung matanggal man ako sa trabaho, total naman po, nakapag-aral naman po ako, kaya ko naman po siguro sarili ko. Sige po, P1, Diana, Ipapo, maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag, Madam. Thank you po. Wala pong problema, sir. Maganda po na pag-usapan para po maayos. Opo, ma'am. Sir Richelle, gagawin natin kung anong rapat. Umpisa natin sa kamkrami. Pangalawa, punta tayo sa korte. Sampan ako ka lang kaso. Makakuha ka ng ebidensya na kanya sa buntis. Din yung korte obligahin siya na kapag nanganak, ipapadinay test. Huwag na huwag niya lang ipalaglag. Kundi di lalong magkakatriple na yung kaso niya. Okay? Opo. Sige. Salamat po, sir. Thank you po, sir.